lahat ay nag-iisa lamang. Nag-iisa lang. Pag sinabi natin nag-iisa, ay hindi pwedeng maging dalawa, hindi pwedeng maging tatlo, at hindi pwedeng tatlo maging isa, isa na maging tatlo. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng gawing 3-in-1. Ha? Kailangan pag sinabing isa, isa lang. Hindi pwedeng tatlo, at tatlo na maging isa, o isa na maging tatlo. Kailangan isa lang. Yun ang unang katangian ng dakilang tagapaglikha. Kailangan siya ay iisa lamang. Malinaw? Pangalawang katangian ng dakilang tagapaglikha, Allahu Samad. Ang dakilang tagapaglikha ay walang pangangailangan. Kapag sinabi natin walang pangangailangan, hindi niya kailangan kumain, hindi niya kailangan uminom, hindi niya kailangan matulog, ni antok hindi siya nakakaramdam. Hindi niya kailangan magpahinga at higit sa lahat, hindi niya kailangan mamatay. Ha? Imagine natin kung ang Diyos na tagapaglikha na kinikilala natin ay nakaramdam ng antok. Halimbawa, itong tawag na ito ay baso, kape, isang tasang kape. Ngayon, kung ang Diyos na kinikilala natin ay uminom ng kape, tapos hawak-hawak niya at nakaramdam ng antok, anong mangyayari? Mapipitawan niya, di ba? So, nahulog na ngayon. Kung kaya ang dakilang tagapaglikha, hindi antok, hindi siya nakakaramdam. Ano pa kaya pa ang Diyos ay namatay? Kung saan siya may hawak lahat ng may buhay dito sa mundo ito? Tao, halaman, hayop, mga nilikha sa kalawakan? Kapag siya ay namatay, anong mangyari sa atin? Wala na, isang click lang, wala na. Diba? Kung kaya ang tunay at ang isang dakilang tagapaglikha ay walang pangangailangan. Hindi niya kailangan kumain, hindi niya kailangan uminom, hindi niya kailangan matulog, magpahinga, ni antok, hindi na nakaramdam, at higit sa lahat, hindi niya kailangan mamatay. Pangatlong katangian ng dakilang tagapaglikha, ang Diyos na tagapaglikha ay hindi nananganak at kailanman hindi ipinanganak. Dahil bakit ka mo? Pagbigay tayo ng halimbawa. Ang baka, yung baka kapag nanganak, ano yung tawag sa anak niya? Ha? Baka pa rin. Ay yung ano, yung kalabaw kaya, kapag nanganak, ano yung tawag sa anak niya? Kalabaw pa rin. Diba? So ngayon, ang Diyos, kapag nanganak ang Diyos, anong tawag niya sa anak niya? Anak ng Diyos? Diyos pa rin. Diba? So, hindi pwede na maging dalawa ang Diyos kasi kukontrahin niya yung number one na kriteriya na kailangan nag-iisa lamang. Eh, dito nga lang sa lugar natin eh, isang mayor lang nagkakagulo pa. Ano pa kaya kung dalawang mayor? Anam? Diba? So, how much more ang dakilang tagapaglikha? Kung dalawa ang dakilang tagapaglikha, at sabihin ng isang tagapaglikha, kailangan yung araw dito sa sikat sa ano sa kanduran. Yung isang Diyos, kailangan dito sa silangan. Awala na, nagkaroon na sila. Diba? Magkagulo ang buong mundo. Kung kaya, kinakailangan ang dakilang tagapaglikha na siyang kumukuntok. Kung kaya, ang dakilang tagapaglikha ay kinakailangan hindi siya nanganganak at kailanman hindi ipinanganak. At ang pang-apat na katangian ng Diyos sa tagapaglikha ay wala siyang katulad, walang kamukha, walang kapares, walang kawangis, walang kapareho. Kung kaya wala pang nakakita sa tunay at isang dakilang tagapaglikha. Bakit kamo natin nasabi na walang nakakita, walang kamukha, walang kapareho, walang kahalitulad ng dakilang tagapaglikha? Kasi po, kapag siya ay may kamukha, ang gagawin nating tao ay ulupitin ang kanyang itsura, ipipinta ang kanyang itsura, at pagkatapos ibebenta at saka sasambahin. So, hindi pwede yun. Yun ay malaking kalapastangan sa tao ng kapangyarihan at kadakilaan ng tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Na kung kaya, ang tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, ulitin ko, ay meron siyang apat na katangian. Una, nag-iisa lamang. Hindi pwede maging dalawa. Hindi pwede maging tatlo. Tatlo maging isa, isa na maging tatlo. 3-1. Hindi pwede yun. Ang dakilang tagapaglikha ay walang pangangailangan. Hindi kumakain, hindi umiinom, hindi nagpapahinga,
at hindi namamatay. Ang dakilang tagapaglikha ay hindi nanganganak at hindi ipinanganak, at ang pangkapat ay wala siyang kabukha, walang katulad, walang kapareho. So kung sa tingin natin ang kinikilala nating Diyos ay pasok dyan sa apat na yan, ay masisigurado ko sa iyo na ito na ang kaligtasan mo sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Pero kung halimbawa isa doon ay pagsak ang iyong kinikilalang Diyos sa nangapaglikha, ako mami, namahal ko mga kababayan, ayun ko na ang pagkakataon natin na para pag-isipan natin ng mabuti. Nang dahil ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Lahat tayo ay magwawakas. At pagkatapos nating magwakas sa mundong ito, ano mangyari sa atin? Meron pang kabilang buhay. Okay? So, yun lang po ang aking i-share kasi marami pa mga sasalita. Pagkatapos po, nawa ay kung may mga katanungan kayo ay ihanda nyo po mga katanungan ninyo. Dahil pag wala kayong katanungan, kami po ang magtatanong. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagkikinig at ipapasa ko na po ang mic ng mikropono. Diyos sa kanagal, maraming salamat. Ustad sa Abdul Karim.